Hello, this is Ro and Joy. Ngayon, i-share ko na sa inyo yung mga skill strategy na natutunan ko sa ginagawa kong business ngayon. Kung nasa network marketing business ka, gusto kong matulungan yung mga networkers or MLMers na nag-i-struggle sa kanilang business. So, ituturo ko sa inyo ngayon yung strategy kung paano yung tamang pag-market sa products mo at sa opportunity mo. Using the power of internet. Bakit internet ang gagamitin natin para i-market yung mga products mo? Bibigyan kita ng example. For example, yung mga small business sa online, like Lazada. Diba, isa siyang online shop na marami siyang binibenta mga products doon. Kahit hindi ka na pumunta ng grocery, pwede ka nang online shopping, di ba? So, very convenient kasi less traffic, less gasto sa pamasahe. At yun ang maganda sa isang online business dahil kapag bumili ka ng products mo through online, pwede na nilang ma-deliver mismo sa bahay mo yung order mo or kahit anong product sa online. Halimbawa, mga fashion clothes, marami na rin ako nakikita niyan dahil kadalasan, minsan bumibili kami sa mga online ng mga products nila. So, pinapadala na nila mismo dito sa bahay namin, yung orders namin. So, diba, very convenient. Kahit hindi ka na pumunta sa mismong store, pwede ka na magkaroon ng sarili mong online store. At dun ka makakakuha ng maraming mga buyers or customers na willing bumili sa produkto mo. So, napaka-powerful na ngayon ng internet para i-market yung products mo. Pero, syempre, ingat-ingat din kapag merong mga ganong nagbebenta sa'yo through online, ingat-ingat din kasi nagkalat din minsan yung mga scam. So, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin i-relate yung network marketing sa internet. So, through internet, yung network marketing, di ba karaniwang kapag nag-invite tayo ng mga prospects natin para makapagpapunta ng tao dun sa office natin at makapag-recruit ng business partners, pinapapunta natin sila sa office. And then, di ba, masyadong magastos kapag nililibre natin yung mga prospects natin. Minsan pa nga, pag nagutom sa daan, nililibre natin sila. So, ganun yung naranasan ko dahil nung nag-i-invite pa ako ng mga prospects ko. Malayo kasi yung office namin sa Ortigas pa. So, yun din yung dahilan kaya hindi makapunta yung mga prospects ko sa office namin or sa business opportunity meeting namin. Dahil malayo kasi yung office namin, ayun yung mga dahilan nila. Kaya karaniwang hindi ako makapagpapunta ng tao dun sa office namin at hindi ako makapag-invite. Kaya wala akong new members or business partners. So, yun yung struggle na naranasan ko. So, ito gusto ko lang i-share through online. Pwede mo nang ipakita yung opportunity mo. Kung halimbawa, gagawa ka ng sarili mong business opportunity through online. At ito yung ituturo ko sa iyo kung paano gawin yun. Paano ka hahanap ng qualified prospects na willing makinig sa iyo at willing sumali sa opportunity mo para hindi mo na magawang mamilit ng mga tao na hindi naman interesado sa offer mo or kung halimbawa focus mo is makapag-generate ng sales sa mga products nyo. So, ito na yung ituturo kong strategy ngayon. So, let's go. Ituturo ko na siya ngayon. Hello, ngayon nandito tayo sa Facebook ko at pupunta tayo sa Facebook groups na kinabibilangan ko dito sa Pinoy Networkers. May gusto lang akong i-explain sa'yo dahil ang sinabi ko kanina is kung paano natin i-market yung opportunity mo or yung products mo through internet. So, hindi natin gagamitin yung
internet para lang mag-spam, mag-tag, at mag-post-post na mga opportunity mo sa Facebook lang at sa timeline mo. Yun yung karaniwang ginagawa ng iba dahil nagpo-post sila sa timeline nila, halos puro produkto lang nila, opportunity nila ang pinopost nila. At nagtatag pa sila ng mga friends nila about dun sa opportunity nila. So, very very annoying yun. So, yun tinuro ko nung unang video. So, diba? Punta tayo dito sa groups. Ito yung groups na kinabibilangan ko. Ang karaniwang na ginagawa nila is nagpo-promote lang sila ng opportunity nila at hindi sila nagpo-provide ng value. Buy this product, join this team now. So, yun yung karaniwang ginagawa ng iba. So, hindi, ito yung tuturo ko sa'yo dahil naranasan ko nang mag-post kasi sa mga groups. Pero hindi naman pinapansin yung mga post ko. Walang nag-i-inquire sa business ko. Walang nag-join sa akin. So, medyo tinigil ko na tong pagpo-post sa mga groups. Dahil kasi itong mga members dito, kahit sabihin natin 10,000 members pa yan, eh may kanya-kanya rin silang business na pinopromote. Kaya yun lang yung focus nila. Hindi sila tumitingin ng iba dahil may kanya-kanya na rin silang business. So, anong gagawin mo para ma-attract mo yung mga tao na mag-join sa opportunity mo or bumili ng products mo? Kahit na i-post mo pa yung opportunity mo sa maraming groups, kung hindi naman din papansinin, so wala rin. Hindi ka rin makakapag-generate ng sales or makakapag-recruit ng tao sa MLM business mo. So, ano yung dapat mong gawin para maging different ka sa mga kakompetensya mo at para sa'yo sila sumali at bumili ng produkto mo at hindi sa iba? So, punta tayo ngayon sa example na ipapakita ko sa inyo. Ito, isang website to or blog ng isang network marketers din siya. At nag-share siya dito ng mga natututunan niya, mga strategy tulad nito. Bakit hindi agad nag-join ang prospects mo? So, nag-share siya ng mga natututunan niya sa blog. Gumawa siya ng sarili niyang blog para ma-position niya yung sarili niya as a valuable leader na pwedeng pagkatiwalaan ng mga prospects. So, ayan. At ito pa yung papakita ko sa inyo. Ito pa yung maganda. Dahil pwede mong i-promote yung sarili mong business opportunity through blog lang. Diba? Sinabi ko kanina na kapag nag-invite tayo ng mga tao na mapapapunta sa office, medyo hassle. So, dito, through blog, pwede mo nang ilagay yung business opportunity mo. Kahit dito ka nag-gumawa ng sarili mong business opportunity meeting para mapakita mo to sa mga prospects mo kahit hindi na sila mismo pumunta sa office nyo at makinig ng business opportunity meeting. So, pwede kang gumawa. Or, pwede kang gumawa talaga ng sarili mong video. Ayan, mas maganda kung yung sarili mong video or ikaw yung makikita nila sa video. Or, pwede mong i-embed yung video nyo. Kung may business presentation kayo sa YouTube, yung company nyo, pwede nyo ilagay sa sarili mong blog. At syempre, yung papakitaan mo ng ganitong blog, syempre yung mga targeted lang, yung taong interesado lang, yung may desire. Hindi mo na ipapakita yung blog mo sa mga hindi interesado at sa lahat ng tao. So, yun. Pili lang yung mga tao. Isa pa itong website na to or blog. Ayan. Isa to sa mentor ko na nagturo sa akin ng mga bagong strategy at skills. Marami siyang tinuturong strategy na makakatulong sa'yo. So, punta rin tayo dito sa website ko.
Ayan, nandito na tayo sa sarili kong vlog. Ito pala, pagpasok mo na sa vlog ko, makikita mo tong email catcher, ang tawag dito, or opt-in form. Yan. Ano bang purpose nito? May nakalagay dito na name and email address. So, kapag nagpunta yung tao dito sa blog ko at nagkaroon sila ng interest na mag-sign up dito, yan. Kunyari, ilalagay nila yung name nila and email. Kapalit nitong free ebook na binibigay ko, makakakuha sila nitong free ebook ko. At kapag nag-sign up sila dito, magkakaroon na sila agad ng free access sa ebook ko. So, ito yung benefit sa kanila, na makakatulong sa kanila. Pero, kapag nakuha ko yung name and email nila, dun na ako makakapag-start na makapag-build ng relationship sa kanila. Once na nababasa nila yung mga pinapadala kong email sa kanila, automatically. So, yung mga pinapadala kong emails, automatic siya kahit natutulog ka, nare-receive pa rin nila yung email. So, paano gawin yun? Diba? So, bagong strategy ito na makakatulong sa'yo at matututunan mo. Kapag nakuha ko na lahat, yung email nila, lahat ng taong pupunta sa website ko, dun ko na pwedeng i-promote yung business opportunity ko or yung mga products ko. So, diba? Very valuable. Kasi itong pagkuha ko ng mga emails nila, yun yung pinaka-importante na magagawa ko sa business ko dahil nagbibuild ako ng list ko. Yun yung list ng mga prospects ko na posibleng maging business partners ko or maging customers ko. So, ayan. I hope na naiintindihan mo or nagigets mo yung mga tinuturo ko sa'yo. So, ito na yung vlog ko. Nag-share ako dito ng mga strategy na natututunan ko. Siyempre, kailangan araw-araw may mga bago kang natututunan ng strategy para may ma-share ka dito na knowledge. So, ayan. Sineshare ko rin dito yung mga mistakes na na-experience ko. For example, ayan, 3 common mistakes of promoting your products. So, ayan. Kapag nakita to ng mga prospects ko, ma-attract sila na, uy, itong taong to, parang maraming alam. Parang pwede siyang makatulong sa akin, itong taong to. So, dito, napoposition ko yung sarili ko as a valuable leader na talagang makakatulong sa kanila. At hindi yung taong ang goal lang is ma-recruit sila or mabentahan sila. Kasi yun yung karaniwang nararanasan ng iba eh. Pagkatapos ma-recruit. So, wala na. Kasi hindi nila alam yung mga tamang strategy. So, ma-attract yung mga prospects mo kapag nakita ka nilang valuable leader na makakatulong sa kanila. Ayan, nag-share ako talaga ng mga natututunan ko dito for free. So, ayan. Kasi kapag nakapag-build ka na ng trust sa kanila, sa mga prospects mo, pagkakatiwalaan ka talaga nila. So, yan. Ito yung ginagawa ko. Kailangan magkaroon ka rin ng sarili mong blog para makapag-provide ka ng value sa mga prospects mo at pagkatiwalaan ka nila. So, ayan. So, I hope na nakatulong to sa yung video na to. At sana may mga natutunan kang bagong strategy. Sa baba ng video na to, may makikita ka pang link para magkaroon ka ng free access sa mga trainings na natutunan ko. At ito na talaga yung magtuturo sa'yo kung paano ka makakapag-build ng internet network marketing business mo through online. So, step by step dun ituturo sa'yo kung paano ka gagawa ng sarili mong blog,
or paano ka gagawa ng sarili mong opt-in form. Yun yung tinuro ko kanina. Yung para makuha mo yung mga contact and name ng mga prospects mo na pupunta sa blog mo. So, yun. Ituturo dun step by step. So, below this video, don't forget to sign up and get free access in this training. So, makakatulong talaga sa iyo to at marami kang matututunan na mga bagong strategy and skills. And don't forget to visit my website at www.oranjoy.com. So, tignan mo lang dito kung ano yung mga ginawa ko. Tsaka yung mga sinishare kong knowledge and skills na makakatulong din sa inyo for mga network marketers. So, again, thank you.